Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon Pilipinas, magandang hapon Bangsamoro. Ito ang Ulat Bangsamoro, mag-aatid sa inyo ng mga impormasyon at kaganapan patungkol sa Bangsamoro Parliament. Narito ang balitang parlamento sa linggong ito. Isinagawa na ang huling public consultation para sa BTA Bill No. 29 o ang Bangsamoro Electoral Code sa probinsya ng Lanao del Sur. Ito ay matapos ang serye ng konsultasyon sa Maynila, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Maguindanao, Cotabato City at Barm Special Geographic Area kasama ang mga experts mula sa Commission on Elections, election watchdogs, local government units, non-government organizations at civil society groups kasama ang iba pang mahalagang sektor at stakeholders. Ayon kay Floor Leader at Committee on Rules Chair Attorney Shah Elijah Dumama Alba, uumpisahan na sa committee ang deliberasyon ng electoral code bago ito isalang sa plenaryo ngayong buwan ng Pebrero. Dagdag pa niya, sisiguraduhin ang committee na masusing i-deliberate ang lahat na rekomendasyon, suggestion at position papers ng mga stakeholders. Ang Bangsamoro Electoral Code ay ang magbibigay ng structural, functional at procedural principles para sa gagawang eleksyon sa rehiyon sa taong 2025. Target ng Bangsamoro Parliament na maisabatas ang electoral code sa unang quarter ng taon na ito. The public consultations on the electoral code is successful. Our secretariat made sure that the consultation is open, free and democratic. We have given ample time to all sectors to prepare their position papers. We have given them enough opportunity to express their perspectives, opinions, and suggestions on the proposed electoral code. That is the task here, no? To make sure na itong Bangsamoro electoral code is not constitutionally infirm, it is in accordance with other national laws, and it is in accordance with the right to self-determination of the Bangsamoro. Samantala, umabot naman sa mahigit 600 government at non-government stakeholders ang dumalo sa naganap na public consultation para sa proposed Bangsamoro Local Governance Code sa probinsya ng Lanao del Sur. Binigyan din ng mga stakeholders na susuportahan nila ang agarang pagpasa sa plenaryo ng Local Governance Code dahil ito ay makakatulong hindi lamang sa mga local government units kundi pati na rin sa mga kababayan sa Bangsamoro Region. Ayon kay Butig Mayor at Presidente ng Mayor's League sa Lanao del Sur, Attorney Dimnatang Pansar, na kasama sa code ang mga probisyon na magpapalakas sa pagtutulungan ng regional at local government units na magiging daan para sa mas maayos at epektibong paghahatid ng mga pangunahing serbisyo sa mga mamamayan ng rehiyon. Isa ang BLGC sa mga priority codes na kailangang maisabatas ang BTA ngayong transition period dahil ito ay ang magbibigay ng malinaw na direksyon sa pagitan ng Bangsamoro government at ng local government units. Magkakaroon ng kasunod na public consultation ng Committee on Local Government para sa stakeholders mula sa Cotabato City, Barm Special Geographic Area at sa Maynila ngayong buwan ng Pebrero. At yan ang mga balitang parlamento para sa linggong ito. Para sa patuloy na update sa BTA, maaari niyong i-like at i-follow ang ating official social media accounts at BTA Parliament at bisitahin ang ating website at parliament.bangsamoro.gov.ph. Sa ngalan ni Speaker Attorney Pangalian Balindong at ni Secretary General Professor Robby Angkal, ako ang inyong lingkod, Sheila May Piang de la Cruz mula sa Public Information Publication and Media Relations Division sa ilalim ng Legislative Technical Affairs and Information Service. Kami ang inyong mga tagapag-ulat na maghahatid sa inyo ng mga impormasyon at kaganapan patungkol sa Bangsamoro Parliament. Muli, magandang hapon. Wassalam.